Okay, magandang gabi po sa bawat isa. So una sa lahat, I would like to thank our pastor for this opportunity na binigay niya po to speak on his behalf. At ito po ay mensaheng hinanda po ng ating pastor. So atin muna pong i-recite ang ating pangako sa ating Panginoong Jesus. All together. Now, recite. Pinamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man. Ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Ngayong gabi po ay ating pong pagsaluhan yung mensaheng hinanda ng ating pastor. Let's open our Bibles in the book of Ephesians. Ephesians chapter 3, verse 20. Ephesians chapter 3, verse 20. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. So sabay-sabay po natin basahin, all together now read. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Manalangin po tayo. Nakita namin Diyos, salamat po sa gabing ito. Pangunahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. As I speak from without, O God, you speak from within. Lord, thank you at pangunahan mo rin aming pastor sa kanyang pangangaral, Panginoon, yung salita sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. You may now all be seated. Thank you. Bago tayo magpatuloy, we would like to recognize our guests this evening. Sila po yung mga co-trainees namin, no? Kasi po, this week, we're having the Christian Educators Training. At dito po, ginanap yung last leg. At ito mga nakasama namin sa Learning Center. At sila po yung nag-stay sa atin. So, let's welcome in our midst. Nandito po si Angel Joy Agustino. Tayo lamang po. It's Angel Joy. Church, shall we say? Amen. Amen. Welcome po. You may now be seated, ma'am. And dito rin po si Ma'am Jemima Mendoza. Church, shall we say? Amen. Amen. At nandito rin po si Ma'am Gladys Sosa, Ma'am Gladys. Church, shall we say? Amen. And andito rin po si Maria Isabel Labajo. Yan. Church, shall we say? Amen. Again, welcome po sa ating pong prayer meeting. Yan. So kanina kinausap ko sila, no? Kaya kayo nag-stay ba kayo dito? Yan. Sa kayo magsisimba mamaya. Simba kayo sa amin. Yan. All right. So ngayong gabi, ang ating pong mensahe ay pinamagatang What do you want God to do in your life? What do you want God to do in your life? Pag ngayong gabi tatanungin kita, Ayesa, kung ngayong gabi tatanungin ka ng Diyos, anong gusto mong gawin niya sa buhay mo? Ano sasagot mo? Maayos? Nasagot? Oo, maayos sa sagot. Anong maayos sa sagot yan? Anong gusto mong gawin ng Diyos sa'yo? Kung isa lang, kung pagbibigyan ka niya ngayong gabi, kausapin ka niya, anong gusto mong gawin niya sa'yo? Okay. Kung ikaw, Lola Tess, tatanungin ka ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa buhay mo? Siguro pag sabihin natin, ako yung magtatanong, kung ako yung magsasagot, sasabihin ko, o kung anong gusto mong gawin ko sa'yo, siguro hindi ka maniniwala eh. Tama? Kasi limitado eh. Pero pag ang Diyos ang nagtanong sa'yo, at alam mo ang Diyos, lahat posible, amen? Baka hindi ka matapos magsabi kung anong gusto mong gawin sa'yo ng Diyos eh. Tama po? So sabi po ng talatang ating binasa, Now unto him that is able to do, okay, exceeding, abundantly above all that we ask or think, according to the power
that worketh in us. Sabi niya, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana, ang higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Imagine, ang Panginoon po, He's so powerful. Amen? Tama? Sabi niya, God want us to live our life to the fullest. Naniniwala ka ba doon? Na ang Panginoon natin, wala siya ibang hinangad, kundi mapamuhay mo yung buhay na meron ka to the fullest. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na mabuhay ka in an average level. Tama? Bakit yung mga teachers natin, di ba? Alam na naman nila yung training, but they need to attend every year. Bakit? Kasi they would like to be better. Ayaw nila na makontento nandito lang. Si Sir Alex, ilang beses na ba yung nag-handle ng mga trainings? Alam na niya yan eh. Kahit nga tanungin mo yan ngayong gabi, di ba? Walang tinginan, alam niyo yung sagot eh. Pero bakit ginagawa pa rin nila, sila Ma Marisa? Di ba? Because they want to be better. They want to be excellent. God want us to have a great ambition, a growing faith, and a genuine prayer life. Alam mo, ang Panginoon, wala siyang hinangad, kundi magkaroon ka ng dakilang ambisyon. Kasi ngayon, nowadays, pag tinanong mo ang tao, okay na ako dito eh. Tama? Okay na ako dito, masaya naman kami, nabubuhay naman kami, okay na ako. Diba? Bakit? Ang dahilan nila, I want to stay humble. Diba? Okay na ako dito. I want a simple life. Alam mo, kung mananampalataya ka, hindi nais ang Diyos na mabuhay ka in an average level. Sabi nga ng ating pastor ng average, there are the worst of the best and the best of the worst. Ibig sabihin, kung nasa average ka, walang pagpapala po dun. Tama? Ngayong gabi, titingnan natin ang isang tao na ang pangalan ay Jabez. Kilala niya si Jabez. Hindi po si Preacher Jabez, ha. Si Jabez yung Bible character na meron tayo. Sabi nga, every human is designed for excellence. Alam niyo ba, pag nag-aralan niyo ang human anatomy, di ba? Nilikha ka uniquely ng Panginoon. Ibig sabihin, sa'yo, ang nais ng Diyos, magiging excellent ka. Tama? Maaring you feel ordinary, pero ang Panginoon want you to live a life of significance. Ano ibig sabihin ng Sir Radyo? Ibig sabihin ba, magiging magharbo ko? Mamuhay? Hindi po ganun. Ibig sabihin, magkaroon ka ng purpose sa buhay mo. Na hindi mo hayaan, di ba, na para ka lang, di ba, kung saan ka dalhin, nandun ka. Ama, sabi nga sa Bible, pag binasa mo ang Biblia, you will see a lot of ordinary people who live extraordinary lives because they believe God would work in and through them. Sa Bible po, marami pong character, marami kang mababasa dyan, na ordinary lang ko titignan, pero dahil nagtiwala sa Panginoon, they live an extraordinary life. And one of those character, one of those person, is si Jabez. Jabez has a genuine prayer life. God gave him an honorable mention in 1 Chronicles. Itong 1 Chronicles, sino ba ang nakabasa nito? Di ba, ito yung talata sa Bible o chapter sa Bible na parang nakakantok basahin dahil punong-puno ng pangalan. Puro pangalan. Di ba? Sabi nga, ito yung kung saan nagmula lahat, papakita. Pero in 1 Chronicles chapter 4, verses 9 and 10, binigyan ng special na attention ng Panginoon si Jabez. Let's open our Bible in 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Sabi nga, right in the middle of that long list of names, God singled out Jabez, an ordinary guy, pero bibilib ka sa talata. Sabi dyan, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying,
O that thou wouldest bless me indeed and enlarge my cause, and that thy hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which is requested. So si Jabez po, hindi po siya special na tao. It's just an ordinary man. Ang pangalan nga niya, ang ibig sabihin, pinaglihis sa kalungkutan. Na-imagine mo na ba yung buhay na meron siya? Lumalaki siya, kinakantsawan siya ng mga kakilala niya, ng mga kababata niya, di ba? Ikaw nga, maasar ka lang . Siya, nanay pa niya mismo ang nagpangalan sa kanya. It means, sabi nga, he was bare with sorrow. Kalungkutan. Matinding kalungkutan. Imagine mo pag gano'n yung pangalan mo. Di ba? So, walang extraordinary sa kanya. Pero mababasa mo dito, yung matinding panalangin na meron siya. Amen? Kung makikita po natin, sabi nga, how to be successful and live our lives to the fullest. Number one, we need to have a great ambition. We need to have a great ambition. Sabi ng 1 Chronicles chapter 4, verse 10, sabi doon, and that thou wouldest bless me indeed and enlarge my cause. Ibig sabihin po si Jabez, pinalangin niya po, dinalangin niya sa Panginoon at sabi niya, nawa iyo pagpalain at palakihin ang aking hangganan. Ibig sabihin po, si Jabez po, sabi nga, while many people are content with being average, Jabez wanted God to do something significant through him. Sabi nga, he didn't want to live a half-heartedly. He wanted a full and meaningful life. Yung po yung mapapansin natin sa kanya. Pwede naman sabihin na, okay na ako, pinaglihi ako sa kalungkutan, eto na lang ako. Pero hindi po . Makikita natin dyan yung naisin niya na pagpalain siya ng Panginoon. Di ba? Na pagkatiwalaan siya ng Panginoon. Ang tanong, may ganung ambition ka ba? Or do you still dream? Di ba pag bata ka, lahat ng pangarap gusto mo. Tama? Gusto ko maging astronaut. Di ba? Kahit gano'n man parang imposible, ganun ka mangarap nung bata ka. Tama? You want to be a doctor. Di ba? A lawyer. Then, nung ikay nagkakaedad na, unti-unti nawawala yung pangarap. Alam nyo po, tayo mananampalataya, hindi tayo dapat umihintong mangarap. Amen? Jabez was ambitious, but just as importantly, he was motivated by the right things. Alam mo yung ambition niya, hindi naman para lang sa kanya. Sino dito may ambition? Taas ang kamay. Ako lang? Yung iba wala kayong ambition? Diba? Lahat tayo meron, tama? Ang tanong, yung ambition mo ba, kasama ba ang Panginoon dyan? Diba? Hindi po masamang mangarap, tama? Sabi nga, ang naisan Diyos, mangarap ka ng malaki. Pero ang katanungan, kasama mo ba ang Diyos sa pangarap mo? Diba? O students, sabi mo, gusto ko mapag-aral, para saan? Para lang magkaroon akong magandang buhay. Yun lang? Para makapagtapos ako, may mapagmalaki ako, yun lang? Nasa ng Panginoon? Diba? Sabi nga ni Pastor, pag ikaw, sudyante ka, dapat ang thinking mo, paano kaya itong course na meron ako, maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon? Amen? Sabi nga, paano natin nalaman na tama yung motibo ni Jabez? Because sabi doon, God granted his request. Sabi nga, God will never honor an unworthy request. Marami sa atin, di ba, nangangarap tayo, pero yung pangarap mo, walang bahagi ang Panginoon. Kaya nga, okay lang sa'yo, lumiban ng pananambahan, okay lang sa'yo, hindi umatin ng prayer meeting. Bakit? Sir, pastor, pasensya na. Kasi, tinatapos ko yung pag-aaral ko muna. Ama, may exam kasi kami.
Diba? May activity kasi kami sa school, hindi ko maiwanan. Amen? E paano yan? Sa pag-aaral mo pa lang, ganyan na. Paano pa pag nagtagumpay ka pa? Tama? Wala pong masama. Ang sabi lang, huwag hihigit sa ating Panginoon. Sabi nga, they have, sabi, many people just drift through life. Alam mo yung mga taong bahala na si Batman. Pati si Batman, dinamay pa, tama? Anong gusto mo, bahala na? Diba? Many people, sabi nga, have no goals, no master plan, no overall purpose. Alam mo, ang pinaka nakakalungkot, yung taong walang pangarap. Tama? Yung wala kang purpose, sa bubuhay ka lang, parang routine na lang sa'yo ang mabuhay. Tama? O ito, kakatapos lang ng ating ministry clinic. Ang dami nag-forward, ang dami nag-recommit. Diba? Ang tanong, ginagawa ba natin yung bahagi natin? Masaya pag marami. Diba? E pag unti-unti nawawala, will you stay? As a result, they never go anywhere. If you want to live above average, dream big. Pag yung pangarap mo, sabi nga ni Pastor, pag yung pangarap mo, kaya mong abutin na ikaw lang, maliit yung pangarap na yan. Amen? Dream big, sabi nga, bigger dreams. Yung tipong kahit ikaw, kakayanin ko ba to? Bakit? The more you dream big or bigger, mas kakailanganin mo ang Panginoon. Amen? You're not meant to go through life wondering what I am doing, where I am going. Hanggang ngayon ba, ganun ka pa rin? Ilan taong ka na eh, tama? Hindi mo pa rin alam anong mangyayari sa buhay mo. Wag po. So how to be successful and live our lives to the fullest? One, have a great ambition. And secondly, have a growing faith. Have a growing faith. Same verse, 1 Chronicles chapter 4, verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." So, ibig sabihin, Jabez had a deep trust and belief in God. Alam mo, naniniwala siya na kung may tutulong maabot yung pangarap niya, kung may taong sasagot ang panalangin niya, wala iba kundi ang Panginoon. There's no mention of him having a special ability or talent. Kung babasahin mo ang 1 Chronicles, magsasabi diyan na si Jabez magaling kumanta. Tama? Si Jabez ay tumutugtog. Si Jabez may special talent. Siya na siya lang. Wala eh. The Bible doesn't say he was wealthy or educated. Wala eh. Pero sabi nga, he's just a common man with uncommon feet. Kamusta pananampalataya mo? Lumalago pa ba ang pananampalataya mo? Sabi nga, there is something in life that is more important than ability and talent. And that is faith. Amen? Kung ikaw may pananampalataya ka, sabi nga, di ba, kasing liit lang ng mustasa, pwede mo palisin yung bundok. Ang tanong, gaano kalaki pananampalataya mo? Amen? Faith is believing God will work through you. So how do you break out of mediocrity? Like Jabez, you get a great ambition and a growing faith. And depend on God to do the impossible. Alam mo, ang Panginoon natin, He is a God of impossible. Yung sa tingin mo parang wala, hindi kakayanin, tama? Alam mo, isa sa mga pangarap ng ating pastor, ganun din ng mga leaders, itong auditorium natin mapuno. Alam mo, last Sunday as we celebrate, by the way, no, congratulations po uli sa Bangkal District, sa Pangunan ni Preacher Moreng. Palakpakan po natin sila. At sa lahat ng kanyang team na sumuporta sa project na yan, napakasaya, no, na makita yung auditorium natin puno ng tao. Tama? Alam mo yung ating ginagawa na pagrarally. Diba, ano meron tayo for anniversary? 40, 30, 20, 10, and 1. Kung iisipin mo, humanly speaking, kakayanin ko ba yan?
Kakayanin ba ng area namin yan? Diba? Eh, yung area namin, ganito lang bilang namin. Diba? Yung area naman namin, ganito. Lahat po ng leaders, pagtatanungin mo, diba? Parang hirap. Pero alam mo ang kagandahan yan, mas kakailanganin mo ang Panginoon. Amen? Bahit ba natin ginagawa yan? Para lang ba 50% ka sa Vikings? Yun lang ba yung dahilan mo? Hindi. Sino dito nangarap magbunga? Nangarap ka magbunga ngayon taong ito. Ako po, pangarap ko yan. Diba? Sabi ko parang, I want to have fruits this year. Nagbunga ako last year, this year gusto ko may alagaan ulit. Diba? And, sabi ko nga, hindi madali gawin. You need to be consistent. Diba? Tsatsagain mo talaga. Nilalapit mo sa Panginoon. Sabi nga, God wants you to live your life to the fullest. He doesn't want you to live an average life without any dreams and goals. God wants you to have a great ambition and a growing faith. And thirdly, sabi niya, God wants you for you to align your goals and dreams with God's purpose and motives. He wants you to have a genuine prayer life. How's your prayer life? Kamusta na yung pananalangin mo? Nagpe-pray ka lang ba during prayer meeting? O pagkakain ka, doon ka lang magpe-pray? Or do you really talk to God? Ba sabi mo last time, when you pray, you're talking to God. That's our way of communicating to God. Ako po, sabi ko nga, I used to work in a BPO industry. So alam ko how important yung communication. Diba? At yung communication, sabi nga, is always two-way. May nagsasalita, may nakikinig. Tayo, our way of communication to God is by prayer. Tama? How much you spend time talking to God? Papunta dito, nagpray ka ba? Diba? Pag nag-iisa ka, nagpipray ka ba? Do you spend time praying? Pag tinignan mo schedule ng ating pastor, do you pray for him? Do you pray ba na magbunga ka? Are you praying for it? Sabi nga, Jabez called on the God of Israel. Alam mo, si Jabez, he prayed. He prayed to God. Kaya nga dapat tingnan mo sarili mo. Kamusta ba prayer life ko? Sabi mo, nagawa ko na lahat eh. Nag-soul winning ako, nag-Bible study ako, nag-imbita ako. Ginawa ko na lahat. Diba? Yung member namin inactive, pinalo up ko na, ginawa ko na lahat. Ang tanong, lumuhod ka na ba sa Diyos? Nanalangin ka ba? Sabi ni Jabez, Lord, bless me indeed. Pagpalain mo ko. He pray, oh, that you would bless me. You might say, I shouldn't ask God to bless me. That's selfish. Diba? Minsan, iniisip mo, selfish siguro pag hiningi ko sa Diyos sa pagpalain ako. No. According to God, asking for blessing is absolutely fine. Ilapit mo sa Diyos. It's not some big policeman up in the sky waiting for you to make your wrong move so he can pounce on you. He wants to bless your life. Naniniwala ka ba doon? Na ang Panginoon, nais niyang pagpalain ka. So what to pray for? Ano ba dapat mong ipanalangin sa Panginoon? Una, sabi diyan, pray for God's power in our life. Pray for God's power in our life. Sabi nga, kung may isang tao na magbibigay sa'yo ng mga bagay, sabi nga ng talatang binasa natin kanina, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh on us. Alam mo po, yung kapangyarihan ng Panginoon, walang sukat yan. Tama? You can ask him anything. Diba? Lalo na kung ginagawa mo yung mga bagay na pagpapalain niya, God will grant you. Tama?
Pagpapalain ng Diyos yung mga bagay na ginagawa mo. So pray for God's power in our life. Di ba? Kung ngayon magpapasok ka na po. Di ba? Yung mga parang kailan lang, no? Pasukan na naman. Di ba? Ang worries na ng mga magulang, mapapag-aral ko pa ba yung anak ko? Tama? Kung mapag-aral ko man yung anak ko, masusustain ko ba yung baon niya? Tama? Every day, there are problems. May challenges, tama? Sa mga teachers natin, kakayanin ko bang i-handle yung learning center? Aba? Responsibility ko ba? Magagawa ko ba? Then you need God's power in your life. Kailangan mong hingin yung kapangyarihan ng Diyos. Na siya yung kumilos sa atin. Tama? Pangalawa po, pray for God's presence in our life. Sabi nga ng 1 Chronicles 4:10, "And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that would this bless me indeed and enlarge my cause, and that thy hand might be with me." Jabez prayed for God's presence in his life. Kumbaga, sinadyang ipanalangin ni Jabez yung presensya ng Diyos sa buhay niya. Do you still ask God for His presence? O ikaw na yung kumukontrol o nagdi-decide para sa sarili mo? Diba? Evident ba si Jesus ang Panginoon sa buhay po natin? Sabi nga dun sa pieces namin, diba? Madaling sabihin, diba, na gawin mo to, diba, makita yung godly character sa'yo, pero you need to live that life. Kailangan na ikita sa buhay mo. Hindi pwedeng madali kang magsabi, o gawin mo to, gawin, pero hindi nakikita sa atin. Diba? Baka pag may problema ka, instead of you asking for God, na nakikita ng anak mo, nagagalit ka. Nakikita ng anak mo, nagpapanik ka. Diba? Sabi nga, wag lang natin sila sabihan, ipakita natin. Ipamuhay po natin. Jabez know that if he get more land and a larger territory, he will have a greater demands and more responsibility. Diba? Ano yung greatest, ano? Sabi nga natin, blessing sa atin is yung opportunity to have a bigger responsibility. Every time na bibigyan ka ng responsibility, nagpapasalamat ka ba? O yung mga naglinis po, yung mga naglilinis every week ng ating simbahan, yan ba ay nakikita mo pabigat o pagpapala? Pag tumutugtog ka ba sa MDO, nakikita mo ba yan as opportunity na pagpalain ka ng Diyos o kabigatan sa'yo? Amen? Ang pag-attend ba sa prayer meeting, kabigatan na sa'yo? Check natin. Diba? Ba't ka ba nandito ngayong gabi? Sinabi po kasi ng leader ko, pumunta po ako. Yun lang ba yun? Di ba pwedeng dahil mahal mo ang Panginoon? Amen? Pag may gagawin ka sa Panginoon, sabi nga, let His presence be seen. Di ba? Last Sunday, as we celebrate our pastor's 60th birthday, ang masasabi mo na lang talaga, dakila ang ating Panginoon. Amen? To make that impossible possible noong Sunday, di ba? Mapapasalamatan mo ang Panginoon. Amen? And as we approach our 40th church anniversary, di ba? Ano yung mga dapat ilapit mo sa Diyos? Tama? So, again, what to pray for? Pray for God's power in our life. Let there be pray for God's presence in our life. And thirdly, pray for God's protection over our life. Sabi ng 1 Chronicles 4:10, sabi dun sa part na, "And that thou wouldest keep me from evil." As si Jabez, sabi nga, ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "O ako'y naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan
at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang hiling. Jabez pray for God's protection over his life. Alam mo, sa panahon po ngayon, we really need God's protection. Amen? Hindi na natin alam yung nangyayari sa paligid. Ama? So instead na magreklamo ka, mainis ka, magalit ka, mas lalong lumapit ka sa Panginoon. He prayed, keep me from harm so that we'll be free from pain. Why does Jabez ask for God's protection? Sabi niya, because he knew the more successful you are, the more critics you have. Tama eh, no? Yung mga tao, pag nakikita nilang successful ka, sabi nga, ang binabato, yung punong hitik sa bunga. Ibig sabihin, may mga tao na pag successful ka, they will criticize you. Handa ka ba dun? Tama? Sabi nga, the same thing is true in our Christian life. The closer you grow to the Lord, the stronger you become as a Christian, and the more the devil will hassle you. Diba? Pag lalo kang lumalapit, lumalago sa Panginoon, hindi mo napapansin, mas dumadami yung pagsubok mo. Why? Hindi masaya ang diablo sa nangyayari sa'yo. Tama? Mahal, sabi mo, kung simula na si iba ko, sunod-sunod yung problema ng family ko. Diba? Sabi nga, dahil ang diablo, hindi natutuwa. Hindi na din naman pinangako ng Panginoon, once you become saved, eh, hindi mo na pagdadaanan yung hirap ng buhay. Eh. Tama? Kundi ang kaibahan lang, may Panginoon ka. And you can always ask God for help, for His protection. Diba? Sa pag-aaral mo, ako po, every time na pupunta po ako sa school dito, I always ask God for protection. Diba? Alam ni Sir Alex yan. Sabi ko nga, Sir, pag malilit talaga ako, nagme-message ako sa kanila. Kasi talagang, to the point na kailangan ko sumabit sa jeep just to be here. Diba? Eh, sa laki kong ito, hirap po sumabit sa jeep eh. Tama? Diba? Pero sabi ko nga, kung kailangan kong gawin, just to be here, so bakit? Diba? Kasi ito yung responsibility, ito yung ministry yung binigay ng Panginoon. So ibig sabihin, pag may gagawin ka, asahan mo na ang diablo hindi matutuwa. Ito pong ginagawa natin, as we approach our anniversary, ang diablo po hindi matutuwa. Tama? Yung magdala ka ng bisita, every time na may pananambahan, hindi matutuwa ang diablo dyan. Tama? Yung unahin mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi matutuwa ang diablo dyan. Yung pinakita mong pagmamahal sa pastor natin, last Sunday, hindi natuwa ang diablo dyan. Amen? Pero, mas gusto ko ng ganun ang diablo kaysa ang Diyos ang hindi natutuwa sa'yo. Amen? So, what do you want God to do in your life? Help you with your problem? May problema ka bang antagal-tagal na hindi pa nasasolve? May panalangin ka bang matagal na hindi pa sinasagot ang Diyos? Mahalaga ba sa'yo yung pinapanalangin mo? Then don't stop praying. Amen? Don't stop praying. First, get the motive behind your goals and dream in alignment with God. Sabi nga, kanina sabi ko nga, yung pangarap mo, nakalinya ba sa Diyos? O baka naman kaya ka nahihirapan kasi yung pangarap mo, taliwa sa gusto ng Diyos sa'yo. Next, pray for God's power, for God's presence, and God's protection. As we close, sabi nga, I don't know if you heard the story about a tadpole in a pod. Diba? Nandun siya sa isang pond. Diba? Na sabi niya, sa magulang niya, ganito na lang ba yung buhay na meron tayo? Paikot-ikot sa pond. Diba? Parang walang kwenta yung buhay na meron tayo. Sabi ng magulang niya, hindi, ganito talaga yung buhay na meron tayo eh. Ito na yan. Maging masaya ka na dyan. Until one time, umulan, and napunta sila sa shore. Or sa seashore. At nakita nila sa ocean, ang lawak pala.
Buong buhay natin, nag-enjoy tayo dito sa maliit. Diba? E ang lawak pala ng mundo. The same man, the same thing sa atin. Ama, maari, baka nagtsatsaga kang ito ka lang, e malaki ang nais ng Diyos na gawin sa'yo. Don't be an average. Pag nangarap ka, kasama ang Diyos. Lakihan mo na. Amen? Huwag kang mangarap na, Lord, okay na ako dito. Okay na ako na kumakain ako 3 beses ang araw. Diba? Okay na ako na maatin sa church, uuwi, okay na yun. No dream. Diba? Mangarap ka. As a student, huwag kang maging ordinary student. Diba? Be an excellent one. Yung masasabi nilang, bakit kaya ganyan yan? Wala namang talent yan, hindi naman sikat yan, pero bakit nag-excel? Dahil may Diyos ka. The great representation of God is us. Sa trabaho, sa community na meron tayo. Last Sunday, as I talk, no, kay dun sa mga staff ni Mayora, no, one thing na naririnig ko sa kanila, eh pinag, kumbaga yung kasiyahan nila sa simbahan na meron tayo. Sabi nila, sir, pag, sabi ni Mayora, pag Bible Baptist Church, no question. Diba yung tulong nandun na kagad? Diba? Sabi nila, pag Bible Baptist Church, pag galing doon, diba, kumbaga, alam nila, maaasahan nila. Diba? Ganun po yung tingin ng tao sa atin. And we're so thankful we have that kind of church. We have that kind of pastor. Diba? Kaya nga, don't stop kung nasaan tayo. Pinagpala na tayo ng Panginoon eh. Pero hindi dito natatapos. Amen? Naniniwala kayo may malaki pang naghihintay sa atin? Diba? Sabi nga nila, the best is yet to come. Ang kailangan lang, sama mo ang Panginoon. Tama? Be prayerful. Involve God. Yung mga bakanting upuan na yan, mapupuno natin yan. Pero hindi mangyayari yan kung mananatili kang average. Ang average na tao, ang mindset niyan, average din. Ang nakakalungkot niya, nandadamay pa yan. Tama? Nanghihila pa yan. So instead na mag-influence ka into being an average, try to be an excellent one. Amen? Higitan mo. Not to compare you to others, pero compare mo, higitan mo yung sarili mo. Amen? Higitan mo yung sarili mo. And one day, sabi nga natin, God will answer that. Why? Because our God is so powerful. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Help us, O God, to be like Jabez, O Lord. Huwag kaming manatiling average, Panginoon. Huwag kaming manatiling kontento sa mga bagay na meron kami ngayon. Kundi kami, Panginoon, ay magkaroon ng hangarin, ng pangarap, Panginoon, hindi lang sa aming sarili, kundi lalo higit para sa gawain mo. Help us, O God, na mas magkaroon kami ng bigger dreams, ng great ambition. And Lord, magkaroon kami ng growing faith. Hindi namin hayaan yung faith na meron kami ay hindi lumalago. And Lord, yung aming prayer life, Panginoon, maging mas malalim at maayos, Panginoon. So sa gabi pong ito, kung ikaw po ay kinausap ng ating Panginoon, and you want to pray to God and tell God, Lord, can you do what you did to Jabez in my life? Pwede mo bang pagpalain, kumbaga, i-bless yung buhay na meron ako? Kung yun po yung panalangin mo, bukas po ang ating altar. Sige po, dito po tayo. Let's have our commitment to our God. Na Lord, I will strive for excellence, for greatness, O Lord. Hindi po ako mananatili na average, kundi I will live my life to the fullest, O Lord, according to your word.